Magandang araw mga katalkers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Alright, maikli lang na vlog ito, no? Emergency vlog lang to, mga kababayan. Kamakailan ang showtime kasi nag-register ng magagandang ratings at naungusan nga ng showtime ang itong ating pinakapaboritong noontime show na Eat Bulaga. Noong February 13, 14, and 15, naungusan nila. Bahagya lang naman, pero nakakabahala dahil tatlong sunod-sunod na araw, mga kababayan, mga ka-legit Dabar Cads. February 13, 14, and 15. Ngayon, merong nag-message dito sa ating kasamahang TVJ Defender, no, kaibigan, yung katoto natin, kasama natin na TVJ Defender, na itong si Durst TV, no? Isa sa mga nagtatanggol sa TVJ, na meron siyang nakuhang notification, no? O message na nagmamalasakit, ano, galing sa isang concerned citizen yata ito, no, kung di ako nagkakamali, o siya mismo nagrereklamo. Inirereklamo niya yung cable link, ano? Ito sa cable ito, no. Inirereklamo niya yung cable link na wala raw yung RPTV Channel 9. Okay? Yan yung channel na iniwanan ng CNN Philippines. Okay? Kasi nga, di ba, nawala yung CNN Philippines. So, yan ang pumalit, yung RPTV. Alright? Yung Channel 9. Okay. So, tingnan natin yung detalye ng kanyang reklamo, kanyang sulat, kanyang mensahe kay Durst TV. Itong video na po na ito, kine-credit po natin sa dalawang tao. Una-una kay Durst TV, siya yung original. Course through sa channel ni Chris Ulo. No? Sa Chris Ulo TV. No? Salamat sa inyong dalawa at meron tayong source, ano? Ito ay credit sa kanila. Gagamitin lang po natin para meron lang tayong impormasyon, ano, tungkol dito sa bagay na ito, no? All right, sige, tingnan natin. Tungkol sa pinarating sa ating info ng isang netizen tungkol sa binura at inalis na channel kaya umano bumababa ang ratings ng Eat Bulaga. Ang may-ari daw ng cable link ay supporters ng GMA. Narito po ang kanyang mga sinabi. So nag-comment po siya sa mga update ko sa Facebook. Sabi niya, kaya apektado ratings ng TBJ sa TB5 dahil dyan ang may-ari kasi niyan, cable link TB, GMA supporters. Pakigawa ng content nang malaman ng karamihan na nilipat ng assigned channel ang RPTV, bakit ngayon lang nila ginawa yan sa tagal na ng panahon. So meron ulit siyang comment, sabi niya, paki-report naman at ikalat ninyo, sinasabotahin na ng cableing TV dito sa Las Piñas, Parañaque, Baco, or Montilupa. Ang Channel 9 RPTV inalis nila sa matagal na naka-assign sa kanila na Channel 14, nilipat daw sa Channel 103. Hindi ko pa din makita yan kasi may-ari niyan cable provider, maka GMA. So meron siyang mga pinasa na screenshot. Sabi dito, Cinemo, your movie visually rendered in all capital letters as Cinemo is a Philippine pay television channel owned and operated by ABS-CBN Corporation. So ayan po, nakalagay, pinasa niya po yan. And sa second na pinasa niya, sabi dito, cabling formerly known as Concepcion Pay TV Network is a subscription-based cable antenna television system operator and broadband internet service provider in the Philippines, which commenced its CATB operation in 1995. It is owned and operated by Cable Link and Holding Corporation. So ayan, currently it operates in the southern part of Manila. Ayan, nandiyan po yung mga lugar. So, hindi ko po alam na inalis pala ang RPTV at inilipat daw sa 103. Hindi What pa the... niya makita, kaya bumababa umano yung ratings ng Eat Bulaga. Anya, dapat daw na makarating ito sa kinauukulan. Kaya mangyari lamang po na pakishare ito sa community ng Eat Bulaga para makarating sa TBJ. Kasi kung hahayaan nga lang naman natin ito, eh patuloy tayong lalamunan ng showtime. Okay, yan po yung...
bahagi ng vlog ni Ders TV, Course True sa Chris TV, Ulo, Chris Ulo TV, no? I should say sa vlog ni Chris Ulo. All right. Salamat sa inyo dalawa, kine-credit po natin. Subscribe, support niyo po yung dalawang po nating kaibigan na yan, ano? TVJ Defender din po yan. Legit TVJ Defender. Kami, ano lang naman kami. Mga maliliit lang naman kami mga supporters, ano? Sila yung mas karapat dapat na tawagin TVJ Defender. Sila ang nasa forefront ng laban, ano? Ika nga nila. Okay. Sige. So, binura raw at inalis yung RPTV Channel 14 doon sa cable TV. Okay? At nilagay daw sa Channel 103. Kita nyo kung gaano kalayo yung disparity ng channel. Inilayo niya yung Channel 9, which is ang naka-assign doon sa cable TV ng nagre-reklamo. Channel 14. Inilagay niya sa 103 sa malayo. Okay? Tinignan ko ngayon yung TV guide. Ewan ko kung updated ito. Tinignan ko yung TV guide or yung program list lineup, channel lineup ng cable link. Kung mapapansin nyo, yung mga local channels magkakadikit, magkakasama into one cluster. Okay? At yung CNN Philippines dyan sa makikita ninyo sa inyong mga screen, Channel 14, yan yung RPTV Channel 9 ngayon, ano? Or RPTV. Okay? Yung CNN Philippines sa Channel 14, yan yung RPTV ngayon. Na, sabi nung ating nagre-reklamo, inilagay daw sa Channel 103. Nung tinignan naman niya sa Channel 103, wala naman. Okay? Which is, dyan, tinignan ko naman dyan sa lineup, channel lineup ng, ano, ng cable link. Wala nga namang 103 dyan. Hindi rin niya makita. So, saan napunta yung RPTV? Okay? Gusto manood ng tao ng Itbulaga, gusto manood ng mga tao ng PBA, walang mapanood. Lalo na't finals ng PBA. Kaya pala yung isang kaibigan ko dyan sa South, no? Gusto niya manood ng PBA sa TV, hindi siya makapanood dahil walang RPTV. Okay? Yan pala yung isang dahilan kung bakit hindi siya nakapanood. Okay, nasa nag-update na lang siya sa YouTube or sa cellphone na lang siya nanood, ano? Kaya itong cable link na to na di umano sa report din ni Ders TV ay isang GMA 7 supporter. Oh, kaya naman ang ratings ng Showtime umaakyat, naungusan ng ano, naungusan ng Itbulaga. Nababawasan pala ng mga viewers. Siyempre, pag tinanggal mo yung channel, no, doon sa channel lineup mo, aba, yung mga gustong manood, bawas yun, kabawasan yun sa mga manonood yun, ng mga potential na manonood ng Itbulaga. Okay? Oh. Ganyan ba karumi? Maglaro itong mga taong ito. Unfair. No? Unfair. Okay. Dapat itong mga cable providers na to ireklamo eh, no? Okay. Sinasabotahe tayo. Tingnan niyo yung mga areas, ano, apat 'yan na malalaki, Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, tsaka Bacoor, Cavite. Kasi itong cable link is a cable provider sa south of Manila. Okay? Yan. So tatandaan niyo mga kababayan, ano, sa may mga cable links, yung isang cluster dyan, local channel, magkakatabi lahat ng local channels, including RPTV. Okay? So, kung wala yung RPTV dyan sa cluster ng local TV, magreklamo na kayo. Yan yung dating kinatatayuan ng CNN Philippines Channel 14. So, wala kayong Channel 14, tingnan nyo sa 103 na dun daw mapatagpuan. Pag walang 103, which is wala nga dyan sa channel lineup ng cable link, magreklamo kayo. No? Mga kababayan, mga ka-legit double cards, hindi tayo nakakapanood ng Itbulaga ng maayos, hindi tayo nakakapanood ng PBA, magreklamo kayo. Okay? Yan.
At isa pa naman, sa pang-advise ko sa inyo, sa mga meron namang mga digital boxes, baka naman dito na naman, eh kasi nabuko na tayo, nabuko na natin sila dito sa ano, may nagreklamo na. Okay? Sa lahat naman ng mga kababayan natin, mga ka-legit DabberCads, sa may mga digital boxes, baka dyan naman tayo salakayin. Baka dyan naman tayo sabotahihin. Okay? Dyan naman pumasok yung mga kolokoy ng mga to. Okay? Tingnan nyo, i-check nyo yung mga digital boxes ninyo. Okay. Sa amin, ako, chine ko, ito ipa-flash ko sa screen ngayon, ano? Sa amin, ang gamit namin dito, yung lumang-lumang, unang-unang version, unang labas ng ABS-CBN TV Plus. So far, okay naman. Wala naman kaming problema. Yun nga lang, kuminsan yung RPTV HD, malagay ko sa signal, nagkakaroon ng problema. Kuminsan merong robotic action, pero okay naman siya, generally. Okay? So, tingnan nyo yung, other than that, wala naman ang reklamo sa channel lineup. Tingnan nyo yung mga digital boxes ninyo, i-rescan ninyo. Okay? Tapos, i-check nyo kung lilitaw lalabas yung RPTV, nasa channel lineup yung RPTV after scanning. Okay, pag nandyan sa channel ng sa channel lineup ninyo, okay kayo. Okay? Yung RPTV HD siguro sa akin, para sa akin ano, optional lang 'yon, ano? Okay? Mas na importante yung SD, no? Yung standard na broadcasting nila, no? Standard definition ng broadcast ng RPTV nandyan. RPTV SD. Kasi merong HD. No? Okay. At least meron kayo nun. At malinaw. Okay? So, i-check nyo. Baka dyan naman tayo sa, ano, yariin. No? Check nyo, mga kababayan. Mag-riskan po kayo, mga kababayan, yung mga digital boxes ninyo. Okay? Ayan. Kung nakikita nyo sa, palagay, nakita nyo naman sa screen ninyo, no? Iniisa-isa ko yung mga channels para meron kayong reference. Okay? Oh, kasama siya ng mga local channels. Magkakadikit niya mga yan. Kung meron mang mga local channels na malalayo, aliba, yung TV5, may duplicate yan sa dulo eh. Okay? May duplicate yan sa dulo. Pero magkakatabi pa rin sila. Hindi sila magkakalayo. Eh, dito sa nireklamo kay Durs TV, no? Na nakarating sa kanya. Eh, yung cable link daw eh, from number from channel 14 to 103, tapos tinignan sa 103, wala naman daw. Okay, di umano, ano? Oh, sige, eh, mali yan, kung totoo ito, no? Kung purely totoo ito. Okay? At palagay ko naman eh, totoo ito dahil hindi naman siguro mag-iimbento yun, ano? Okay, so, tingnan na lang natin. So, may mga cable links, may mga cable, yung mga nakatira sa south of Manila, magreklamo kayo. Okay? Paputol ninyo. O, di kaya magbago na lang kayo ng, ano, mag-shift na lang kayo sa ibang cable providers na matino. Okay? Ayan. So, yan mga kababayan, magtulungan na lang po tayong i-share lahat ng mga nagpapakalat ng ganitong information na merong ganitong sabotahe, ano? Maging aware ang lahat. Okay? Ikalat po natin ang information na to, mga kababayan, mga legit DabberCads. So, yun lang po, mga kababayan. Huwag nyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. At support po natin ang ating Facebook page. At mag-subscribe po tayo sa ating Munting channel, YouTube channel. Hanggang sa susunod po nating vlog, mga kababayan. Paalam na po, Talking Toshi po lamang. Maraming salamat po.